natin pupuksain yan. Yun ang dapat nating malaman ngayon. Magandang araw po at magandang buhay po sa atin lahat. Ngayon nandito po tayo sa ano, sa Sapang, sa isang lugar natin dito sa Palay. Ayan po. tinitingnan natin sila kasi kahapon inaya ko si Kuya Dex na magsabog ng pataba. Ang problema, dinaya ako. Hindi ako sinama na magsabog ng pataba ngayon. Siya na lang magsabog kanina. Tinapos na niya lahat kanina. Parang ayaw ata akong katulong. Parang nahihinaan nata sa akin. Parang naliliitan sa akin yun. Kaya yun, tinira niya ng mag-isa. Yung pataba po ating isinabog ay potassium kasi yung palay natin ay halos nagpapatanaw na. Kaya sinabogan na natin ang patabang potassium. Yun po ang pinaka-top dress natin. Ayan po yung palay natin. Sa kabuuan medyo parang ayos naman po yung palay natin. Kaya lang may natatanaw akong dito sa banda rito. May natatanaw akong mga pailan-ilan ng mga kulisap. Siguro po dapat ay mapa-spray na o ma-spray na. Titingnan natin kung hanggang kailan ito mahiling ma-spray o baka bukas makalawa spray natin to kapag hindi nagbago yung kunong ano nung palay natin yung mga sa mga kulisap pag hindi nagbago kasi ano delikado sa palay natin yon. Tulad ngayon, tulad nga nabanggit ko, may patanong na yung palay natin. Kaya ayun, dapat ma-spray natin. Ayun, may natanaw ko dito mga ano, mga ayun, nakabilot yung dahon. Ito ang kalaban ng palay natin. Kailangan ito ay masupil natin, masupo natin. Kaya maaring bukas siguro or sa makalawa nga, pa-spray na natin para maagapan yung ano, yung pagkasira ng palay. Kasi tulad nga nabanggit ko, nagpapatanaw na yung palay natin. Halos ibig niya nang sumapaw. Sa tubig, marami naman tubig. Kasi yung main canal natin, yung may tubig na. Hindi ka mukha naman nagdaang araw na puro dun sa ako natatandaan nyo yung poso natin na mahina ang tulo. Yun, yun yung ginamit natin na pantaguyod dito. Ito, ayan. Kung mapapansin nyo, ayan. Yung mga hindi kulay verde at hindi kulay yellow na dahon na yon, yun po yung mga sira ng palay natin. Mga insekto. Kung tawagin dito ay accept. Sana nga accept lang. Ayan. Overall naman na yun. Katulad ng nabanggit ko, overall niya ayos naman yung palay natin. Ayan. Ayan yung lugar na yan. Saka dun sa ibaba. Ayan. Ito. Although may pailan-ilan siyang damo, ala, ganoon talaga. Hindi natin napigil ng todo yung damo. May mga pakunti-kunti damo lang, ayan, kung matatanaw niyan. Ayan. Kung tawagin dito yung television. Pero konti lang naman. Hindi siya masyadong magiging pintasin sa palay natin. Pagka panahon ng anihan or ng bentahan. Ayan. Kita nyo ba? May mga konting kulisap. Ang mga lumilipad-lipad. Saka ang main concern natin itong nakabilot na to. Yan. Yung kasing nakabilot na yan, baka kasi hindi makasapaw ng mabuti yung palay natin. I mean, makakasapaw pero hindi siya mag lalaman. Ayan o. Yan. Kung napapansin nyo yan. Lanta, di ba? Pagkalanta yung dahon, alaalan chance ang makapamunga ng maayos yung palay natin. Kasi nga dahil dun sa insekto. Kaya, ayun. Pangatin pupuksain yan. Yun ang dapat nating malaman ngayon. Tanong natin sa ating sa ating kaibigan na technician. Ayun. Maaring bukas or sa makalaw, pa-spray na natin to. Depende sa budget. Paano mga kabagis?
Ganun na lamang po. Magandang araw po sa atin lahat. Stay safe po. God bless po.